Magandang-magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon, sa mga kapatid natin dyan sa bahay-bahay, na ngayon po ay kaisa natin sa ating pagsamba. Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon na isang magandang umaga po at happy Lord's Day sa inyong lahat. Ngayon po ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa paglakad sa supernatural or walking in the supernatural. Sa Acts chapter 3, verse 1 to 8, ito po yung atang talatang ating pagbabatayan. Niling ko po na ang bawat sa'yo makiisa sa pagbasa sa talata. Sa Gawa chapter 3, verse 1 to 8, minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuan ng maganda ay may isang lalaking lumpo mula nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na napapasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazareth, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya ito sa kanang kamay ng lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Pagpalain ng pagkabas kayong salita, tayo po ay manalangin. Aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa iyo na patuloy na hinihingi namin ang karunungan at pangunawa sa iyo tungo sa pagkakilala sa aming Panginoong Jesus at sa kanyang mga salita. Ayaan mo, Panginoon, na sa sandali ito'y maghari ang kapayapaan sa aming mga puso. At sa pamamagitan ng Santong Espiritu, ituruan mo kami ng mga bagay na espiritual. Alisin niyo po ang lahat ng balakid upang hindi namin maunawa ng salita mo. Salamat po, Ama, ng maraming marami at minsan pa, patawarin niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan at mga karumihan. Dinisin mo nga po kami at paging dapatin sa iyong kabanalan at sa iyong katuwiran. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon, medyo ang talatang napabigay po sa atin ay nakakatuwang talata sapagkat dito ay i-display ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng ating Apostol Pedro at ng kanyang mga kasama. Base po sa istorya na ating binasa, nang si na Pedro ay pupunta sa templo sa pagdaan niya sa pinto o sa gate na maganda, ay meron isang nadaanan po sila na isang lumpo na mula sa pagsilang ay talagang hindi na po siya nakakalakad. So ito pong lumpong ito ay lumaki sa pamamagitan ng panghihingi or panlilimos. Sa buong buhay niya, ang kanya ikinakabuhay ay ang umasa sa tulong ng iba. So means hindi siya nakakalakad, hindi siya nakakapagtrabaho. Hindi niya napupuntahan yung mga gusto niyang puntahan at hindi niya nagagawa ang mga gusto niyang gawin sapagkat siya ay lumpo. So lahat ng kanya ikakabuhay, maaaring hinihingi niya lang sa mga taong sumasamba sa Diyos, tumutungo sa templo upang manalangin. At sa pagdating nga ni Pedro, kanyang mga kasama, nadatnan niya po ang lumpong ito at ito po ay lumapit sa kanya. Sa pag-asang siya ay lilimusan. Subalit, sa pahayag ni Pedro at ni Juan, ay sabi niya, "Silver and gold I do not have, but what I have is Jesus." No? Kaya po, noong tinawag siya ni na Pedro at ni Juan, sabi niya, "Tumingin ka sa akin." At sa pagtingin po niya, ay sabi ni Pedro, "Sa pangalan ni Jesus, lumakad ka." Yun nga pong lumpo ay sobrang tuwa. Hindi lang po siya lumakad. Siya po ay napalundag, patalon-talon.
At ang epekto po nito sa kanya, sa sobrang kagalakan, siya po ay nagpuri sa Diyos. At sabi nga ng talata, siya po ay nakita ng lahat ng tao. Mga kapatid, mga minamahal, isang supernatural act from God, no? Sa pamamagitan ng mga apostol ay dinisplay ng ating mga apostol ng ating Panginoon ang kapangyarihan ng Diyos. Pwede nating tingnan ang ilang mahahalagang bagay dito po. Ano po? Kasi mga kapatid, walking in the supernatural, meron po itong kahirapan sa panahon po natin ngayon sapagkat ang tao ay nabubuhay hindi na ayon minsan sa galaw ng Diyos at galaw ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang tao ay nabubuhay ngayon sa mga bagay na nakikita, sa mga bagay na literal, sa mga bagay na material, sa mga bagay sa sanlibutan. Kaya po, pag tinignan po natin ang mga tao ngayon at sasabihin natin, halika, lumakad tayo dito sa tinatawag nating supernatural realm, napakahirap po para sa kanila. Ang paglakad sa supernatural ay hindi sa pamamagitan ng yung tinatawag nating faith-moving mountain na experience. Hindi po ganon. Ang paglakad sa supernatural ay hindi siya miracle-performing faith. Yung mga namatay, bubuhayin. Yung mga may sakit ay talagang pagagalingin. Sa panahon po natin ngayon, ay masasabi po natin kung talagang sila'y gagaling, ay makakaranas po sila ng kagalingan mula sa ating Panginoon. May pagkakataon po talaga na tayo nananalay sa isang tao na parang halos mamamatay na, pero pinagagaling siya ng Panginoon. Ano po? But hindi po iyon ang tinutukoy po rito, mga kapatid, sapagkat sa panahong ito, sina Pedro ay nasa pagpapakilala doon sa ating Panginoon, nasa pangangaral ng gospel ng ating Panginoon. At sa panahon nila, bago katanggapin talagang mula sa Diyos, dapat lahat ng action mo accompanied by miracle. So sa panahon pong ito natin, mga kapatid, walking in the supernatural, mga kapatid, kinakailangan may manifestation din tayo na dapat ay accompanied ng kapangyarihan ng ating Panginoon. But not necessarily, humanap ka ng lahat ng lumpo at iyong pagalingin. Amen po ba? Okay, so mamaya, tingnan po natin. Walking in the supernatural is not a hyper faith o yung mga faith na talagang halos lahat ng bagay ay kayang i-perform. Okay? Kagaya ng mga signs and wonders, prophesying, ano pa yung mga nakikita po natin sa paligid nila na para bang lahat ng bagay ay kayang gawin basta meron kang tinatawag na faith na ito. Ako, sa aking palagay, walking in the supernatural means walking in God's way and in God's will. Kasi sa atin po, mga kapatid, it's a miracle kapag ang buhay mo ay ayon sa gawain at kalooban ng Panginoon. Pangalawa, sa aking palagay, ay walking in the supernatural means living in faith and obedience. Hindi po yung parang ang pananampalataya po natin pati po yung mga bagay na imposible, gagawin nating imposible kahit hindi ayon sa kalooban ng Diyos, na yung bang parang ang Diyos ay binabraso po natin na gawin ang mga bagay na hinihingi po natin. Sa aking palagay, it's a miracle kung makakapamuhay po tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pagsunod sa ating Panginoon. Thirdly, walking in the supernatural, sa opinion ko, is experiencing the power of God whenever it is needed. Sa aking palagay, mga kapatid, maraming mga Kristiyano ang nakakaranas nito. Alam nyo yung mga pagkakataong yung sitwasyon na in between life and death,
biglang nag-i-intercede si God. Yun po ay nakikita ko po, mayroong pagkilos ang Panginoon sapagkat somehow, yung buhay natin ay itinalaga natin sa ating Panginoon. Gumagawa ang Diyos sa mga pagkakataon na tayo po ay nangangailangan. Like for example, ngayon mga kapatid, nasa mabigat tayong problema, yung tinatawag nating pandemic problem, yung COVID-19. Kung ngayon paiiralin po natin yung mga tinatawag nating faith moving mountains, yung mga miracle perform na mga pananampalatayang mapaggawa ng himala at yung tinatawag nating hyper faith, no? Bakit po hindi nila mapaalis ang tinatawag nating COVID-19? Ano pong dahilan, mga kapatid? Dito ay pinakikita ng Diyos, hindi tayo higit sa kalooban ng Diyos. At naniniwala po ako na merong layunin ang Diyos. Bakit nararanasan ito ng sanlibutan? Bakit nararanasan ito ng mga tao? At hindi siya po pwedeng baguhin ng ating mga panalangin. We have to live in faith and obedience sa ating Panginoon. We have to walk in God's way, no? Makinig po tayo sa kalooban ng ating Panginoon at mamuhay tayo rito. Kaya po kung ganyan yung ating pamumuhay, for sure, we will experience the power of God whenever it is needed. Ito po yung paniniwala ko, kapatid. Hindi ka kayang ibagsak ng problema. Hindi ka kayang ibagsak ng anumang sakit. Hindi ka kayang talunin ng COVID-19 sapagkat mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos kung lubusan kang magtitiwala sa Kanya. Amen po ba? So mga patid, sa mga pangyayari na sa buhay po ng ating Panginoon na siya nagmi-ministeryo, matatandaan po natin, mayroong isang babaeng balo sa Mark chapter 12 verse 41 to 43 na siya po ay, alam niyo lang, yung balo ay napakahirap lang. Makikita po ninyo na meron siyang dalawang kusing o dalawang sentimo. No po? At sabi po sa talata na ito pong babaeng ito, ito na lamang ang natitiran niya sa kanya para sa kanyang ikakabuhay. Pero itong dalawang kusing na ito ay pinagkaloob niya sa templo at ito po'y nakita ng ating Panginoon. Alam niyo ang sabi ng ating Panginoon. Ito raw inihulog ng babaeng ito ay higit sa lahat ng inihulog ng mga naroon. Bakit po? Sabi ng ating Panginoon, sapagkat yung kakaunting yun ay tiningnan ng Diyos na napakalaking bagay. Makikita rin po natin sa aklat po ng mga ng 2 Kings chapter 4 verse 42 to 44 nung si Elisha ay gumawa ng himala, nung ang mga tao ay nagugutom, mayroong isang magsasaka na nagdala sa kanya ng arena. At ito pong arenang ito ay kakaunti lang kung itatapat sa mahigit 100 tao. Sabi ng magsasaka, paano natin mapapakain ang lahat ng mga taong ito kung kakaunti lamang ang tinapay na magagawa? Subalit sabi ni Elisha, pakainin mo ang mga tao. At dahil po riyan, ay pinakain nga ni Elisha yung mga tao at nabusog lahat ang mahigit 100. Doon sa 100 na yun, mga kapatid, ay marami pang natira. The same thing, ito rin po ang nangyari sa 5,000 katao na pinakain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Makikita po natin, mga kapatid, na sa dami ng taong yun, sa 5,000 katao, sabi po ay wala pa yung bilang ng mga babae roon. 5,000 katao na puros lalaki, maaari, ano? Sa 5 tinapay at 2 isda ay gumawa ng himala ang ating Panginoon, napakain silang lahat at nangabusog. At meron pang natira na 12 bakol na leftover.
Ano po at pinakikita ng mga talatang ito, mga kapatid? Pinakikita ng mga talatang ito that God can perform a miracle whenever it is needed. Mga minamahal, naniniwala po ako na sa Diyos ay walang sukatan. Even today, kung gagawa ng himala ang Diyos sa buhay po natin, naniniwala po ako makagagawa siya. Higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating pupwedeng hingiin sa Kanya, sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. Ang isang bagay na maganda sa Diyos ay hindi nagbabago. Kung papaano siya gumagawa ng himala, nung araw naniniwala po ako sa panahon ito ay gagawa at gagawa siya ng himala sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay ng lahat ng umaasa sa Kanya. Ang nais lang ng ating Panginoon ay kaya ba nating maniwala sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang kakayanan? Kaya ba nating lumakad sa hiwaga ng kapangyarihan ng ating Panginoon? Kaya ba nating mamuhay ng mayroong matibay na pananampalataya? Can we walk in the supernatural? Mga minamahal, nais ko lang po na ibahagi sa bawat sa atin kung ano yung mga layunin. Bakit hinahayaan ng Diyos at bakit gusto ng Diyos makalakad tayo sa supernatural? Okay. Number one, ang number one purpose, to change the life of the people. Kung pwedeng iparana sa iyo ng ating Panginoon ang lumakad sa supernatural na experience upang mabago ang buhay ng tao. Look at the lame man. Okay? Ano po ang nangyari sa kanya? Sabi ko nga sa inyo, mula sa pagkabata siya ay lumpo, marami siyang hindi kayang gawin, marami siyang hindi kayang mapuntahan. Subalit noong siya'y pinagaling ng ating Panginoon, ano nangyari sa kanya? Siya ay nakalakad, nagawa niya ang gusto niyang gawin, at nakalundag at nagalak at nagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? So, maaari po mga kapatid na sa panahong ito, hindi ka tinawag ng Panginoon para pumunta sa mga pilay at palakarin sila, pumunta sa mga may sakit at pagalingin sila, pumunta sa mga naghihingalo at buhayin sila. Mga kapatid, napakarami sa mga tao ngayon sa ating paligid na sila'y mga mistulang pilay at lumpo. Na kung ikaw ay lalakad sa supernatural, mga kapatid, matutulungan mo sila upang magbago ang kanilang mga buhay. Kung pwede niyo po na ilapit sa kanila ang ating Panginoon, kung pwede pong ipakilala natin sa kanila ang ating Panginoon upang sila ay magkaroon ng pag-asa, upang sila ay magkaroon ng bagong buhay, mga kapatid, lagi po nating tatandaan, ang sino mang tao na wala sa ating Panginoon ay mapapahamak sa apoy ng impyerno. At kailangang mabago ang kanilang buhay, pananampalataya, upang magkaroon sila ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Lagi rin po nating tatandaan, mga kapatid, na kung ang sino man ay wala kay Kristo, sa kalooban nila ay may hinahanap sila na hindi nila matatagpuan unless makilala nila ang ating Panginoon. At kung makilala nila ang ating Panginoon, doon uusbong, lilitaw yung tinatawag nating kagalakan at kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. Maaaring sila'y lumalakad ngayon, buo ang kanilang katawan, pero sa kalooban nila, sila po ay lumpo. Mga minamahal, it's time for you to walk in the supernatural. Puntahan niyo po sila, ipakilala ang ating Panginoon sa kanila upang magkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. The second purpose ay ito po, helping people to grow. Kailangan makita po natin ang isang tao ay huwag manatili sa dati lang kalagayan. Para bang ganito, ay kawawa ka naman, lumpo ka pala, kawawa ka talaga. Diba, pwede po ba tulungan natin silang lumago? Tulungan po natin silang
ma-develop. Yung iba, kung pwedeng sabihin, daling kita sa ospital, ipagamot natin yung paa. Natutuwa po sa mga may mga concern, no po, concern citizen, pag may nakita silang mga may sakit, may mga bukol, dinadala sa ospital, pero pinapalabas pa sa TV, ano po, hindi kailangan ipalabas sa TV. Pero maganda rin kasi nagbibigay ng inspiration sa mga tao. Pero the good thing is, pag nakita nilang may sakit tao, dinadala nila sa ospital, pinapagamot nila libre. Amen po ba? Nagiging good Samaritan sila. Although hindi nila kailangan mag-perform ng miracle, but through their help, no? Yung financial support, medical help, ano po ang nangyayari doon sa tao, natutulungan nila yung tao. At marami po tayong nakita na furniture sa TV na sila'y noong wala pa yung tulong na natatanggap, sila'y pulubi. Pero alam nyo, after nilang tulungan, na andoon yung sila'y nagtrabaho, meron na silang kinikita, nakakabilan na sila ng mga pangailangan nila, mga pagkain, inumin, anumang kailangan. Amen po ba? The purpose of walking in the supernatural is to help people to grow. Kumusta ka na, kapatid? Meron ka bang tinutulungan mga tao? Dito po sa Malabag, ako po ay talagang natutuwa. May kilala akong ilan dito na mga miyembro natin na napakababait na nagpapaaral kahit hindi nila anak. Kahit hindi nila kamag-anak, basta pag nangangailangan, ay tumutulong sila. Well, kagaya ngayon, meron po tayong tinatawag na SAC, na sponsor a child, na kung saan ilan po sa mga kapatiran po natin dito, nag-spend sila, nagbibigay sila ng 300 per month na allowance sa mga bata na gustong makatapos ng pag-aaral. Yung mga batang may brain pero walang kakayanan sa kanilang pag-aaral sa suportang pinansyal, ilan po sa mga kapatid natin ang nagko-contribution, tinutulong po nila ito sa mga kapatiran natin sa Balite Mission at sila po'y nakakapag-aral dahil sa inyong tulong. Pagdating ng araw, mga kapatid, matutuwa kayo. Baka isang araw, isang batang sinuportahan nyo, isa siya sa magiging doktor, nurse ng ating bayan. Maaring isa siya sa magiging political leader po natin dito. Maaring isa roon, maging abogado rin, or alam nyo na, maging mayor, posible. Amen po ba? Kaya po, napakaganda, magkaroon tayo ng kaisipan to help people grow. Amen po ba? So ito po yung purpose, bakit kinakailangan nating lumakad. Mga kapatid, lalo na yung pinagkalooban ng Diyos ng sobrang daming kayamanan ng pera, matutunan po natin to. Para saan ang inyong iniipon? Para saan ang inyong kayamanan? Alam niyo, the more tumulong ka sa mga kagaya nitong lumpo na walang kakayanan sa buhay para umangat, natulungan mo silang umangat, ang sabi ng ating Panginoon, nag-i-invest ka ng yaman hindi sa lupa, kundi sa langit. May pagkakataon, mayroong isang mayaman na lumapit sa ating Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, or Rabbi, ano po ang gagawin ko para maligtas? Sabi niya, sundin mo ang 10 utos. Sabi niya, nagawa ko na pong lahat yon. Tiningnan siya ng ating Panginoon mula ulo hanggang paa. At pagtingin ng ating Panginoon, sabi, isa na lang ang hindi mo pa nagagawa. Ano yun? Eh, napakayaman itong binata na to. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ibigay mo sa mga mahihirap. Sapagkat itong taong ito'y napakayaman, mga kapatid, tumalikod siya sa Panginoon, hindi na siya sumunod sa ating Panginoon. Kaya sabi ng ating Panginoon, tingnan nyo, napakahirap maligtas ang mayaman. Mabuti pa ang isang kamelyo, madaling makakapasok sa butas ng karayom. Kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Tingnan nyo po ito sa mga kapatiran po natin. Baka po dahil sa kayaman natin, ingatan natin ang ingatan. Nalilimutan na nating tumingin sa mga maliliit, sa mga mahihina, sa mga may sakit, sa mga nangangailangan, sa mga lumpo. Haharap tayo sa ating Panginoon. Tatanungin tayo ng Panginoon. Paano mo inalagaan ang mga lumpo na kagaya ni Peter, na pinagaling ni Peter? Tumingin ka sa paligid mo. Maraming naguguto, maraming naghihirap. Paano mo sila tinutulungan? Paano mo inaabot ang pangangailangan niya? The second purpose of walking in the supernatural is to help people grow.
Amen po ba? Praise the Lord. Okay, so pangatlong reason bakit po tayo ay pinalalakad ng Panginoon sa supernatural is because God wants us to give people a hope and a future. Kanina, to help people grow, ngayon naman, to give people hope and a future. Bakit po? Sapagkat kung lilimiin po natin mga kapatid, pag tinitingnan po natin yung mga taong lumpo na parabang napagkaitan sila ng magandang kinabukasan, na nawala sa kanila yung opportunity na mag-explore, mga kapatid, parang sila mismo ay nakulong sa hindi magandang antas ng pamumuhay. Kaya po mga kapatid, napakahalaga na maramdaman po natin ang kanilang kinalalagyan. Ano po? Kinakailangan mabigyan po natin sila ng kahit katiting na pag-asa. Naalala ko po, ngayong panahon na ito ay ang atin pong gobyerno ay nagkaroon ng isang project na kung saan ay inuusig kabi-kabila sapagkat nirehabilitate, ayan, yung pong Manila Bay. Ano? Nabubulol ako. Doon sa rehabilitation sa Manila Bay, mga kapatid, marami akong naririnig patungkol sa mga tao, sabi, itong bay na ito ay patay na. Ang lugar na ito ay isang napakaduming lugar, punong-puno ng basura, tas ang baho. So, hindi na po ito pwedeng languyan sapagkat yung maliligo rito, milyon-milyon yung mga bakterya, yung mga germs na naandoon. So, ang ginawa ng ating gobyerno ngayon ay binigyan siya ng pag-asa. Nagpalinis at ipinakuha yung mga buhangin sa ibang lugar, sa Cebu. Ang tawag po nila rito ay dolomite. After na maikalat ang dolomite, mga kapatid, ang isang dating lugar na patay, walang kabuhay-buhay, marumi, at walang pag-asa ng tubig, ay nagkaroon ng pag-asa. At no, ito po'y nakita ng mga tao, isang inyong lingkod na nakasaksi, pumunta rin po ko roon, nakiusyoso din ako. Nakita ito ng mga tao at sabi nila, napakaganda. Hindi nila maisip na yung kalagayan ng Manila Bay ay magiging ganoon pa. Nang isang lugar na parang wala ng pag-asa ay nabuhay at nagkaroon ng pag-asa, may mga matanda doon na nag-e-exercise at ang sabi nila, ganito ang lugar nito, na ganito itsura nito nung araw sa panahon ni Marcos. Subalit nung mga sumunod-sunod na mga ano ay nasira ng nasira at salamat dahil muli ay nagisnan ko, nasilayan ko na ganito uli ang itsura nito. Napakaganda mga kapatid. Alam ninyo po mga kapatid, kapag ang isang mistulang patay na lugar ay nabigyan ng buhay, dinudumog ng tao, pinapupurihan ng tao at yung pinupuntahan at ine-enjoy ng mga tao. Look at this. May mga tao na sa tingin ng pamahalaan ng mga tao, sa pamantayan ng tao, ay isang walang kwakwenta-kwenta, isang lumpo sa kanilang paningin, pero po pwedeng ikaw ang magbigay sa kanila ng pag-asa at kinabukasan. Mga minamahal, pag tinitingnan ko po ang mga tao sa harap ng Panginoon, ay parang walang-walang kakayanan na makalapit sa Diyos. Kaya po ang passion ko po ay madala sa kanila ang ating Panginoon. Ang passion ko po ay makapamuhay ako ng maayos upang sila'y maakay ko rin sa ating Panginoon. Mga kapatid, God has given you the power enough to give them hope, to give them future, better future. Papaano po ito? Lumakad ka sa pananampalataya. Tingin mo sa Panginoon, Lord, ang buhay ko ito, sana magamit ko po para sa iyo. Magbigay ng karangalan para sa iyo. Look at this lame man. After na siya'y makalakad, ano po ang nangyari sa kanya? Ay siya'y nagtatalon at siya po ay nagpuri sa Diyos.
Maraming magpupuri sa Diyos kung ang mga Kristiyano ay lalakad dito po sa tinatawag nating supernatural. Again, hindi mo kailangang pumunta sa lahat ng mga may sakit at ipanalangin silang gumaling katulad ng ginawa ni Pedro. Hindi mo kailangan pumunta sa mga naghihingalo at sila'y bigyan ng buhay. Hindi mo kailangan buhayin ng mga patay. Lumakad ka sa pananampalataya, lumakad ka ayon sa kalooban ng ating Panginoon at mararanasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon whenever it is needed. Amen po ba? Kaya po ito ay nangyayari, nais ng Diyos na lumakad tayo sa kanyang kapangyarihan ay upang makita ito ng mga tao at mabigyan sila ng pag-asa at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Look at this. Isang tao madala mo sa ating Panginoon. Magkakaroon sila ng pag-asa sa buhay na ito at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. That is the purpose of walking in the supernatural. I think ito po ang kailangan natin ngayon. Pang-apat na dahilan, bakit in-encourage tayo to walk in the supernatural? Because God wants us to inspire people to live a life that is acceptable to God. Alam nyo, mga minamahal, nung yung layman nakaupo doon sa gate na maganda, ang laging praise niya sa mga tao. Pag binibigyan siya ng pera, pinupuri niya mga tao, salamat, napakabait mo. Pagpalain ka ng Diyos. Laging ganon. Pinupuri niya ang mga tao tuwing aabutan siya. But things are very different. Pag ibinigay natin sa tao ay hindi yung gusto niya, kundi yung kailangan niya. Ano yung real need nitong taong ito? Hindi pera, hindi silver, hindi gold. Ang kailangan niya, makalakad to produce more silver or gold. Amen po ba? So, binigay ni na Pedro, hindi yung hinihingi niya. Ang binigay ni Pedro ay yung kailangan niya. Now, tingnan niyo po. Noong siya'y gumaling, ano nangyari sa kanya? Nagtatakbo, naglulundag, na nagpupuri sa Diyos. Makikita po natin yan sa verse 8. Nagpuri ang taong ito sa Diyos. Kinakailangan po maranasan ng mga tao na makamit niya ang kanyang pangangailangan sa buhay upang magpuri siya sa Diyos. And I believe gagamitin ng Panginoon ang sino man sa bawat isa sa atin para ma-inspire sila at sila ay makapamuhay to live them a life that is acceptable and pleasing to God. Amen po ba? Kaya po tayo hinahamon ng ating Panginoon to walk in the supernatural. And in short, to live by faith. To live in obedience to His will. To live according to His word. Yun lang pong bagay na yon, paglakad po yon sa pananampalataya ay hindi madali. Mga minamahal, sabi po rito sa book na atin pong binabasa, no po, patungkol po rito. Sabi riyan, no matter what your situation is today, gather what you have. Let there be corresponding actions to your faith. And I believe you will find yourself in good company by walking in the supernatural. Ibig po sabihin mga patid, ano yung meron ka ngayon? No? Yung meron ka ngayon, samahan mo ng pananampalataya at lumakad ka sa pananampalatayang ito, ibig sabihin, di ka lang naniniwala na gagawin ng Diyos ang mga bagay na ito, kundi susunod ang iyong action. Hindi po sapat yung pananampalataya lang. Kinakailangan nating umaksyon para mapatunayan natin ang pananampalataya. Maniwala ka mga kapatid, makakaranas ka ng mga supernatural acts of God. Meron akong iiwanan sa inyong tanong. How would you perceive the power of God working in the supernatural realm?
sabihin, mga minamahal, kayo po ba naniniwala na ang Diyos ay makapangyarihan at gagawa siya kung lalakad ka sa kanyang kalooban? Gusto niyo po ba, pangalawang tanong, nais niyo po ba ma-experience ang kapangyarihan ng ating Panginoon? Kinakailangan po nating lakaran ang kanyang kalooban. Look at Peter. Hindi siya nabuhay sa sarili nilang kakayanan. Nung nakausap niya po yung lumpo, ang sabi niya, "In the name of Jesus, walk. Silver and gold I do not have, but what I have is Jesus. In the name of Jesus, walk." Mga kapatid, gusto niyo lumakad sa supernatural? Lumakad kayo ng may malinaw na pananampalataya sa ating Panginoon. And believe, you will experience God's working power. God bless po sa ating lahat. Tayo po ay yumukod, tayo po ay dumulog sa ating panatapi manalangin. Lord God, nais po naming ilapit sa iyo sa pagkakataong ito, na naway makalakad kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa mga bagay na ginagawa mo supernatural sa aming buhay. Pagpalain niyo po kami, Panginoon, habang nakikinig kami ng salita, ayaan mo po, Lord, na hindi sa pamamagitan ng mga narinig na, kundi, Lord, sa pananampalatayang inilagay mo sa aming mga puso, tunay nga kami lumago at makilala ka ng lubusan. Malaman namin, Panginoon, na walang ibang makapangyarihan sa lahat kundi ikaw. Walang maluwalhati kundi ang iyong banal na pangalan. Nawa sa buhay ng bawat sa amin, gumawa ka po ng mga himala. Sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon, palakasin mo at patatagin ka. Maraming salamat po. Sa iyo namin iniaalay ang lahat. Pagpupuri at pasasalamat. In the mighty name of Jesus. Amen.